guys. Ito na. Ito na. This is it, Pansit. Ako ay naimbitahan ng aking bagong neighbor at aking kaibigan na si GL. So, tara, let's guys. Umaga! Welcome back to my vlog. So, dahil nakapasyal tayo dito sa bago naming neighborhood at ako ay naimbitahan. Actually, pinilit ko siya. Ang bago kong neighbor. Walang iba kundi si Plantito ng Pasig, si GL. So mamaya guys, ituturo niya tayo dito sa mga magaganda niyang halaman. So, tara! Hi mga ga! So, welcome back again to my vlog. So, today, katulad ng sinabi ko, naimbita ako para sa quick tour at sa mga plants na mamaya i-discuss natin ng aking kaibigan at bagong neighbor na CGL. So, nandito tayo ngayon sa kanyang condo. So, magkakaroon tayo ng quick tour. So, same lang din to nung pinakita ko or yung condo unit namin. Pero ito, pang malakasan. So, kita nyo naman ang interior, pang the best. Mag-start tayo dito sa pang malakasang banyo. Mabilisan lang to guys kasi hindi naman to yung topic natin eh. Tanda! Wow! Nakikita nyo ba yan? Yung mga pang... Diba? Enclosure with... May ilaw-ilaw pa to guys. Oh, iba-iba. Diba? Dito sa munting ano niya hallway naka-park yung kanyang magandang bike. At same thing din sa kanyang mini kitchen na may magandang backsplash at mga pangmayamang kurel. Diba guys? Yan. Sa kanyang ganda, ginawa niyang white. Meron siya, pinaglagyan niya ng, ang tawag dito? Microwave. Ito yung ginawa niyang range wood. Diba, ang simple lang, ang large naman niya. Tapos, yan, yung kanyang, ano ba to? Dito induction, ano? Induction stove. So, yan. So, dahil isa lang siya dito, kaya, yan. At ito, ang isa pang pangmalakasan na table bar. Diba? Mamaya na kayo, okay? Huwag niyo akong tawagin. So, yan, guys. At, by the way, ang magandang shoe rack niya, na ginawa niya ng face shield collection. So, diba? Yan, guys. Guys, not to mention to ha, hypoallergenic. Magkano to? guys, akaloka. Ito, kinustomize niyo yung kanyang magandang couch. Ang magandang, dito siya nagtatrabaho. Parang accent wall niya na. Tapos, siya, wala siyang ano, room, partition, sorry. So, ito ang ginawa niya. Diba? Ay, not to mention pala ang pinakamaganda niyang cove light. Iba-iba yan pa. Magpapasabog lang siya ng mga lightning. Ha? Wait lang guys ha. Diba? Napapalit pa. Ay, kaloka. Hindi pa yan. Pag sa gabi pa guys, mas maganda yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, staycation ang peg dito. Diba? Para kang nasa hotel. At, lika, lapit ka, lika. Anong masasabi mo sa ganda ng kama niya? 'Di ba? Inviting. Nakikita mo ba 'yan with matching tawag diyan? Painting, wall painting. At 'yan 'no, ang galing ng nag-redecorate niyan. Siyempre siguro si GL din. Sa totoo lang, ang pinunta namin talaga dito mga pangga is yung maganda niyang mga plants. So, dito tayo magpo-focus. So, tapos na tayo sa ating quick tour sa kanyang magandang condo. So, tara, let's kausapin na natin ang certified plantito ng Arezzo Place, Pasig City. Hello. GL! Hi, mga ga. So, again, welcome back to my vlog. And for today's video, so katulad ng mga sinabi ko, ako ay naimbitahan para magpakita sa inyo ng pinakamagagandang plants ng aking bagong kapitbahay na si GL. So, alam naman natin na plants are ano, kind of having a moment right now. So, talagang, di ba, trending. So, anong nag-treat
encourage sa'yo. Actually, nung nagka-pandemic kasi, mag-isa ako dito sa unit ko. So parang walang kahit kasi hindi naman talaga ako naglalagay ng halaman kasi temporary lang ako mag-stay. Tsaka mahirap mag-maintain lalo na pag inuwa mo palagi. Alam mo yan, mahilig tayo mag-travel. Ang nangyari, pili lang sana ako ng isang plant pang decorate lang dito para maganda siyang tignan. Ayan. Eh nung nakita ko maganda siya, tapos nabuhay ko siya, bumili ako ng dalawa. Then ayun na, parang nung naalaman ko na, ay masaya pala na pag, parang fulfilling yung nakapagpalaki ka ng halaman, tapos nabubuhay siya, tapos maganda siya, tapos doon dito ko na-appreciate na yung ang dami pala magagandang halaman na pwedeng alagaan at saka kunin, kaya doon nag-start. Parang yun, pag may mga na-find out ako na mga bagong halaman na pwede gawin decoration, na pwede yung, ngayon, binibili ko sila, or naano ko sila, yun, i-agnitry ko sila, parang remember na lang family ko since may family. Parang hindi mo na mapigil sarili ko. Oo nga eh. Nakikita ko ngayon, gano'n nakadami yung mga nakukulit mo? Wala akong exact na number kasi na-lost track ako sa kanila, pero more than 100 na sila. Kahit nag-tignan mo silang ganyan na iwalay lang sila, parang konti lang sila, pero pag binilang mo talaga sila, nasa na sila, 100 na sila. So, 100 na. So, okay lang patanungin ko kung magkano nang nagagastos mo dito. Hindi ko na rin kinumpute, ma-stress tayo. Ano mapapayo mo sa mga, syempre beginner, tapos hindi naman hindi sure itong pagpapakalaman niya na, or gusto yun, Well, ako, ang talagang ma-advise ko is dapat kung maghahalaman ko, pupunta ka sa ganitong hobby, kailangan meron kang heart. Kasi parang, it's like having a friend or kumuha ka ng anak na it's a lifetime commitment na kailangan mo siyang alagaan. Kasi, yun nga, although may mga halaman na na pwede mo siyang maintenance, pero hindi mo siyang alagaan, hindi naman pwede, hindi mo siya pwedeng alagaan. Kailangan pa rin ng attention. Kailangan pa rin itend mo siya. Kasi pag talagang iniwan mo yan, tapos lalo na pag pinapasok mo sa indoor, may responsibility ka na talaga sa halaman eh. Like pag iniwan mo sa labas, bahala ang nature yan eh. Merong access sila sa sunlight, sa ibang sa hangin, sa ibang environmental factor like humidity. Pero pag asa loob siya, wala kang ibang sisihin. Ito yung responsible kasi aasa lang sila sa'yo. They will get your needs. So, kailangan ready ka pa rin sa doon sa sa responsibility nila. Sabi ko nga sa kanila, hindi ako minsan naniniwala may green thumb, pero naniniwala ko merong green thumb. Kasi, syempre, pag mahal mo yung ginagawa mo. Any tips na magbigay mo sa kanila aside doon sa responsibility, kung paano sila mag-start, doon sa maliit lang muna, alamin mo muna kung yung environment setting mo, tapos at yung level ng commitment mong kaya mong ibigay dun sa tataalagaan mo. Tsaka syempre, kailangan alamin mo rin kung yung personality mo na magsusunod sa halaman na alagaan. Kanyari, for example, ako tamad akong magdigit ng halaman, pwede ako mag-start sa mga snake plant, mga sansevieria, mga cactus, gano'n. Ayaw ko nagigilig, di ba? Gusto ko iwanan lang. May mga special needs sila, tsaka attention sila. May kanya-kanyang level din sila ng stress na kailangan mo rin i-manage. Alam mo, tapos, may mga requirements sila. Like, may specific requirements sila ng sunlight, ng humidity, yung soil requirement nila, yung water requirement nila. Ayan, may mga ganun, specific sila. Guys, kaya, yun. Kaya yung mga, kung napansin mo, may mga sa room ko, may mga lugar na walang halaman din talaga. May mga specific na ako nilalagay, tsaka may nakabukas yung window ko kasi iinaan ko sa visa requirement nila sa light. Sa lights. Okay lang bang tanong ko sa'yo, yung pinaka-nahirapan ka dyan, o pinaka-nahirapan ka, at pinaka-mahal, at pinaka-favorite mo. Tatlo yun, so, ha? Pinaka-mahirap muna. Namatay na siya, nagkamali kasi ako. It's siya, parang ganito rin siya, parang kalatea. Dahil ito mga kalatea, parang pinaka-mahirap sa akin, tsaka yung fiddle leaf. Nalanta kasi siya kasi accidentally napandili ko sa kanya yung unfiltered na water na may chlorine. Sa mga kalatea kasi, para sa akin personally, bawal kasi silang diligan ng unfiltered water. Alam ko naman siya pero nagkamali ako ng buhos. Diba? Ganun siya kaano. Ano din sa pakiramdam? Parang 1 month na try ko siyang i-revive kasi gusto ko siyang mabuhay. Then, nung dumating na dun sa point na wala na talaga
siya. I have to let go. So yun, isa sa pinakamahirap mong naalagaan. At saka yun, yung ito. Top 3 to. Actually, ito yung feeder. Oh. Nung unang in-order ko siya, malaking puno to. Kaso, nung nilagay ko siya sa isang lugar dyan na naka-expose siya sa ano, sa aircon, na ano, naglagas yung dahon niya. Tapos, hindi ko nga alam dati noon yung parang hindi ka dapat pala sa yung mga soil. Dapat hindi siya over? Hindi siya masyado madami, tsaka ano, malalim yung paso. Inilagay ko siya sa malalim ng paso. So, nag-rot yung roots niya. So, ang ginawa ko, bago tuluyin siya, pinuntun ko dito. Anong pangalan nito? Fidel Leafy. Or Ficus aerata. Ano yung mga succulent ba yun? Succulents. Succulents. Ay, ano, mahirap din talaga ng mga succulents. Kasi try to minsan, ano, parang pag hindi rin sila naarawan, nag-wilt din sila. Yun nga, meron na kayo sa doon, parang bumibigay na siya. Hindi ko alam, sometimes kasi pag binili mo tapos hindi rin maganda yung ano yung root niya or pangit yung condition na yung nabili mo tapos hindi mo naman natignan tapos hindi mo agad na alaga na ano yun, naagapan mo na ano sila makakasad din. Ano yung top 3 na favorite mo? Sobrang favorite mo, ah. So, parang ang hirap pamili. Oh, diba? Kaya hindi naman ito ang favorite mo. Ito ata pinakamahal. ito yung pinakamahal at saka sabi siguro sa pinakareer ko. Guys, ang ganda. Pangalan yan? Ataba Puensi. Philodendron Ataba Puensi. So, ito yung isa sa mga rear, pinaka-rear na plants. Kamukha actually ito nung ano, nung pinaka-rear na philodendron, yung which is Spiritus Sancti. Eh, hindi ko afford yung Spiritus Sancti. Ano yun? Yun ang ano, sa mga nagahalaman, yun ang parang holy grail, yung parang pinaka-rear. Ang sabi nila, ano, parang extinct na siya sa wildlife, makikita na lang ata siya sa ano, commercial. Ano nag-start nun, ah? Nasa 750,000 siya starting yun. Ah. One and starting price, and it could reach millions talaga. Ganun siya kamahal. At madaming nagbibid. Oo naman. Doon ako nagbulat na ano, kahit sobrang mahal yung halaman. Na, kahit alam nila na anytime soon, pwede naman yan mag-wither, well, diba? Well, ano, may kasi bagong ano, trend ngayon na yung mga luxury plants na tinatawag nila, kagaya nga nun, could be turned into investment. Parang alternative na siya sa investment. So aside from syempre pagbili mo ng property na worth millions, yun din mga halaman din kasi yun kung na-propagate mo siya tapos pwede mo siyang ibenta. So ito first, ito yung first. Ano to? Ito yung ano cocoa chips at saka cocoa yung has ng ano na new kasi ang mga philodendron kasi yung mga roots nila kailangan nila ng air para ma-climbing kasi sila so kailangan nila ng may air dun sa ano aeration ang tawag nila. So, kailangan pa rin, para maging loose yung lupa, saka may kapita yung roots nila, kailangan may ano, may mga ganito siya sa ano. At matagal na siya, si ano, hindi ko si Atabi na lang, Atabi ang pangalan. Atabi, matagal na siya. Pangalan siya. Mag-ano pa lang siya, mga ilang weeks pa lang siya sa akin. Ang tagal ko siyang hinanap, as in, ang konti talaga ng ano, ng ay, nasang swerte mo. Baka nag-bid ka pa dyan. Ha. Kasi nakipag-agawa talaga ako nung ano, mag-isa na lang kasi doon sa ano, doon sa lahat. Daming nang ano pinaganapan ko para nag-iisa na lang siya. So ayun, kumakita ako ng unahan. So I'm so glad na kumuha ako siya. Mga pangga ito na i-reveal, magkano siya, GL? Yung totoo, sa mga thousands to. ballpark. Malapit na 'to sa ano, sa sabihin na natin na sa mga ano 'to, nabili ko 'to sa ano sa sa 5 digits ba? 5 digits? Ito yung ano, philodendron bilitay na ano na dwarf at saka dark form niya. So, rare din to. Actually, si Aubrey Masolita, idol ko kasi siya. Meron siyang ganitong plant, yung variegated naman sa kanya, yung parang worth na 300,000 sa kanya, yung ganito niyang malaki na ano, variegated. Ang pangalan na ito? Bilitay. Bilitay. Sa mga nagahalaman, ito yung pinaka sought after nilang ano. Ay, ganun. Mahirap din siya ma-obtain. Kagaya din siya nung ano. Nung Atabay. Ano itong mga nalabay? Ito si Billy Bilitay. Bilitay. Ah, pala Bilitay. Ewan ko, iba yung pronounce nila, iba-iba, nakikigaya lang ako. So again, almost the same sila ng pag-aalaga na dapat may air na same. Nang ano yung fertility? Yung ano, yung potting mix. Yun ang tawag ng potting mix. Kasi nagsusoilless na ako eh. Ayan, so, ganun din yung presyo niya. Nagre-range
din siya. At least magka-precious yun. 5 digits, guys. So, alam nyo na yun kung magaling kayo sa math. Yung minsan kasi, meron kang pambili pero wala yung ano, wala yung plan sa mga, wala, out of stock siya. Take note, merong pambili pero walang mabili kasi out of stock. Out of stock siya. Or magkikipagagawan ka minsan kasi marami. GL lang yun. Ito yung last na. Ay, ganito, parang ganito yung presyo niyan. Ito naman, allocation, ano, kopriya siya. Ang ganda, guys. Ang ganda ng daw niya. Ano nga lang eh, nung nabili ko siya, medyo may ano na, so siguro sa shipping to, nagkaroon siya ng damage. Pero tignan yung daon niya, ang bilik niya. Parang metallic siya. So ito yung number po ko sa ano ko, list ko ngayong year na to. Rare din yan. Oh, rare din siya. Most sought after din yan. Oo. Kasi ito rin ano siya, sa Borneo siya. Siguro sa mga nagkocollect ng alocasia, alam nila to. Yung tawag nila itong mirror or yung jewel lang. Ay, pala parang ano. Ang kitap niya, di ba? Tapos yung ano. Shiny, shimmering siya. Ang ano daw, pati ito well-drained siya. Yung dalawa kasi pwedeng mag-keep ng moisture kasi gusto nila moist yung ano. Kasi ano siya, ayaw niya ng tubig. Ayaw masyadong matatubigan. Ah, ganun? Parang, least, parang snake plant din. Hindi rin siya pwedeng sobrang araw. Hindi talagang rin. Indoor shady lang talaga siya. Tsaka yung na, kaya nga diba nandun siya sa ano. So, sobrang ganda niya. Hindi ko siya alam dati, pero nung nag-watch ako ng mga ano kasi ng mga collector na allocation, nakita ko siya. Ang ganda. Lalaki pa yan? Lumalaki siya hanggang 3 feet daw. Tsaka yung daon niya lumalaki na hanggang ganito. Pero matagal. Ang ganda, guys. Franz, pag nakita mo siya sa personal, sobrang parang kala mo mirror. Tapos yung ano niya, yung matte na kulay ng daon. Iba siya. Tingnan mo. Tingnan mo. Very happy ako na dumating siya. Nararating lang nito two days ago. Tapos nasira na. Pero nasira siya nun sa shipping. Pero hindi na yan maano, marirehab. Hindi na siya. Okay lang naman. Babalik ba yan? Hindi na eh. Pagkakaroon na lang siya. Pagkakaroon na lang siguro ng bago. Eventually rin naman kasi mapapalitan yung mga dahon nito eh. May mga tutubong mga bago. Like this one, di ba? Bagong tubong dahon. Magano na siya. So alis ito magkakaklose yung impression nila. Kasi sila yung pinakamasakit sa bulsa ko. Pero ayan na yung pinaka-expensive sa lahat. Silang tatlo, okay. So guys, dyan lang kayo kasi dito lang kami. So babalik kami. So abangan nyo kami sa susunod na episode. So see ya! Maraming salamat! Bye!